Anong ibig sabihin ito? Apat na pamilya ang namumuno sa konseho? Ha? Sa panahon ito, hindi ko na alam kung ano pang paniniwalaan. So anong gagawin natin, Marcos? Kung sakaling si Violet na ang sisira sa lahing aswang? Eh yun ang hindi ko pa alam, Vicky. Eh mukhang hindi naman nababahala ang konseho. Kasi makikita naman ang mga birhen kung may paparating pang problema. You know what? Palaging may sinasabing propesiya yan si Violet eh. Pero hindi niya mapagtanto kung ano. Ayaw din namang maniwala sa kanya ni Papa. Tungkol saan? Sa pagkaubos nating lahat. Napakatagal ko nang nabubuhay sa mundo. At parang hindi ko pa alam ang lahat. Nagpalakas ako sa loob ng ilang daang taon. Ngunit hindi pa din sapat ang aking kapangyarihan upang makita ng malinaw ang hinaharap. Sino yan? Sino yan? Mistress Violet, may nagpadala ng liham para sa inyo. Hindi pa sinabi ko sa'yo na huwag mo kong iistorpohen? Ngunit Mistress Violet, sobrang importante ng liham na ito na kinailangan mong makita. Sige, pumasok ka. Magandang gabi po. Pagpasensyahan nyo na ang panghihimasok ko sa inyong pagpapahinga. Nasaan na yung liham? Ito po. Akala ko liham. Bakit kahon to? Ito po ang liham na kalakip ng kahon. Kasala. Vertus Le Familia. Hastrado? Saan to galing? Pasensya na po. Ngunit isang binata lang ang naghatid dito kanina. Nakakapagtaka nga lang, Mistress Violet. Ay tila, may kahalong hipnotismo ang binatang iyon. Tulala at walang imik. Ang sabi lang niya ay, importanteng makarating ang kahon at liham na ito sa inyo. Ano baklaman ang liham na to? Teka nga. Akasha, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Habang binabasa mo ang liham na ito, ay naghahanda na kami sa paglisan mula sa lupon ng ating tribo. Hindi na namin kaya pang sikmurain ang ginagawa ng mga taong nagmistulang halimaw pagkatapos patawan ng sumpa ni Diana. Aalis kami sa nayong ito at bibitbitin ang binhi at magsisimula ng bagong buhay. Kahit hindi na namin kaya ang pagkauhaw sa dugo at laman ng tao, ay sisikapin naming mabuhay ng normal. Hindi namin alam kung saan kami mapapadpad, ngunit sisikapin ko pa din kausapin ka sa iyong diwa kung kaya ng aking kapangyarihan. Mag-iingat kayong lahat. Nagmamahal, Melinda, Hastrado. Ha? Akasha? Ang punong birhen? Melinda? Ha? Bakit po, Mistress Violet? Buksan mo ang kahon, George. Sige po. Ano ito? Mga libro? Ha? Mga engkantasyon ng mga babaylan nito. Bakit ito nandito? Oh, Vicky. Hindi ito ang tamang panahon, okay? Relax ka lang dyan. I was just checking kung ayos ka lang ba. Oo naman, bakit? I'm with Marcos right now. Lumabas lang ako sandali from the club. So? May nararamdaman ako, Violet. And sure enough, paglabas ko ng club, nakita ko na ang mga bulalakaw ng Estrella. Ano? Tignan mo sa bintana. Masamang senyales ito, Vicky. Lumalamas lang ang mga bulalakaw ng Estrella kapag may sakuna. Alam ko naman yun, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. Pero anong klaseng sakuna? Lindol? Bagyo? Ang weird nga, hindi naman yun madalas lumalabas lalo na kapag hindi grabe ang sitwasyon. May kakaiba, Vicky. Tila lumuluha ng dugo ang langit. Hindi ito ang normal na aura ng mga bulalakaw na to. Madilim at mabigat ang pakiramdam ko. Umuwi ka na ngayon, Vicky. Kailangan natin kausapin si Papa. Hindi na to tama. Sige, pauwi na ako. Mama, Papa, ano pong nangyayari? Bakit kanina pa kayo nakatingin sa pintana? Ah, ayaw ka man namin takutin, anak, pero ang mga bulalakaw ng Estrella. Ha? May mangyayari po bang masama? Hindi namin alam, Rina. Pero parang may kakaiba sa mga bulalakaw ngayon. Tila,
Lumuluha ng dugo ang kalangitan. Nasaan po? Hindi ko naman makita. Anong ibig mong sabihin? Lahat tayong mga aswang ay nakikita ang mga bulalakaw ng estrella. Dahil kadalasan ito ang hudyat kung kailangan na nating umalis sa isang lugar kapag may sako ng parating. Wala po talaga akong makita. Kahit noon pa, ang sabi mo sa amin anak dati ay nakikita mo sila. Hindi po mama. Minsan po parang may nakikita ako pero parang minsan guni-guni ko lang. Pero ramdam ko sila. Mabigat at parang nanggagaling sa kadiliman ng enerhiya. Siguro may mga aswang talaga na hindi nakakakita nito, di ba? Di ba? Mama, di ba? Oo, Diyos ko. Hindi naman dapat lahat ng aswang ay nakakakita ng lahat. Rina? Rina, anak. Bakit ka nakatulala? Kumusta ka na, Aragot? Mara! Sino ka? Hindi mo ba natatandaan ang Diyos ang bumuhay sa'yo? Amara? Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng lapastangang yan. Ha? Diana, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Para saan? Tungkol saan? Alam niyo ba ang kahalagahan ng pista ng pag-aani? Ha? Oo! Para hindi ka magalit sa amin. Mali! Ginagawa ang pista para lalo akong makulong sa Tartaros. Pagkatapos mawala ng binhi sa akin, kinuha ako ni Sidapa sa utos ng Amara na yan para ikulong. Isinasali ng lahi ng mga aswang para hindi ko makita kung nakanino ang bertud ng labastangang babaeng si Amara. Hindi dahil namamatay kayong mga halima, pero para protektahan ang kanyang kapangyarihan mula sa akin. Kayong mga hastardo, mga alipin ng datong si Bagon. Mga alipin ng datong si Bagon lamang ang hindi ko pinatawan ng grabing sumpa. Dahil ano lang ba naman ang mga alipin kung ikukumpara sa iba pang mga tao? Iniatas ko ang pangangalag ng aking binhi sa mga diabolo. Ngunit ganid ang mga ito sa kapangyarihan. Ramdam na ramdam ko hanggang sa kaila-ilaliman ng impyerno kung paano nila lapastanganin ang aking binhi. Kaya ko ito iniata sa inyo. Kay Melinda, ilang libong taon kong tiniis ang pagkakakulog sa Tartaros. Pero ngayon, mas malakas na ako sa kahit kanino pang katawang langit. Lalabas ako sa impyernong ito at igagawad ang mas malupit na sumpa na tatapos sa inyong lahat. Happy 8,000 subscribers, everyone! And a happy anniversary sa Scream PH! Sana ma-enjoy nyo tong kanta na to. Para to sa inyong lahat. Halos imang oras na akong nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay nyo. Sipat na sipat kung sisilip ka ba sa bintana. Magpakita kay parang di hata. Ilang beses ka na, lagi na lang ganyan. Kung iwasan ako'y parang ayaw akong nandyan. Sa susunod na punta ko'y pagbuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pahanda. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw kong napibitin kaya mabuti pang ako'y uuwi na lang. Sa susunod na lang. Salamat po ng marami. Oh,
Yo, umabot na kayo sa part ng video natin kung saan tayo ay mag-shoutout. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa Scream PH at sa ating mga kwento, collaborations, mapa-fiction man yan o true story. Salamat ng marami sa inyong pagpunta. Sa ngayon, nasa almost 8,000 subscribers na tayo. Salamat ng marami. At isa pang balita ay 1 year na tayo dito sa Scream PH. 1 year na tayong nagtatakutan at nagsisigawan dito, no? Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Although marami tayong mga obstacles. Marami tayong mga nararanasang kakaiba. Pero siguro parte naman talaga yun ang paglago nating lahat. At ngayon nais kong kayong pasalamatan dahil isang taon na tayo dito sa Scream PH na magkakasama. So, una kong gustong pasalamatan muna pala ay yung ating mga silent listeners. Alam ko na kahit hindi kayo nagko-comment, hindi kayo nakikipag-interact sa premiere, pero alam ko nandyan kayo kasi makikita naman yun sa views at makikita naman yun sa interaction kung maraming bang likes o dislikes or whatever. I mean, tatanggapin natin yun kahit like or dislike kasi yun ang opinion ng tao na nakikinig. So maraming salamat pa rin sa ating mga silent listeners. Kung nasaan man kayo, minsan paramdam. Hindi, joke lang. Maraming salamat po sa inyo. And ngayon, isa-shoutout naman natin ang medyo aktibo. Yung mga 100% palagi sa premiere, sa comments, andun sila palagi. Unang-una. Siyempre, ang una kong gustong i-shoutout ay si Ma'am Nancy, na aming nanay dito sa horror community. Ma'am Nancy, oy, marami pong salamat. And kay Ma'am Aubrey Delgado, marami pong salamat sa laging pakikinig and to her kids na ginagawa nilang bonding ang ating mga kwento. Marami pong salamat. And Abelardo Jimenez, thank you so much. Thank you po kay Sir Bobby Ongsweko, thank you so much sir sa palaging pakikinig na ating kwento. And stay safe sir, medyo nakakatakot ang mga panahon ngayon. And kay Miss Colette, kay Lloyd Espinosa na lagi nakasuporta, boss, maraming salamat sa iyo, thank you. Kay Darla Victorino, salamat. Kay Godwin Tris, thank you. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Pasensya ka na, pero you know who you are. Thank you so much. Kay Jefferson Ocamping, Mildred Manozo, thank you so much. Sonata Kueli, tama ba yung pagka-pronounce ko nun? Pero basta yun, you know who you are. Thank you so much. Kay Boss Totoy Romantico, of course, thank you so much. Kay Mars Mendoza, kay sino pa ba? Kaya Eleanor Elaine Mingus de Guzman, thank you po ma'am for always listening. Kay Eriza Miguel, natuwang-tuwa ako kasi pag nanonood siya ng video ko, alam ko na kung anong araw kasi may good morning, good evening, good afternoon. At least may reminder ako kung what time of the day it is. thank you so much, biro lang. And kay Ma'am Sheila Sorbito, thank you so much for always being there and sharing our videos. And yun. And also kay Sir Dark Gaming Chad, thank you so much. I believe siya yung dating nag-aaral ng Tagalog na nakikinig siya ng mga storya natin to ma-practice yung Tagalog niya, and ngayon parang medyo fluent na siya. Boss, salamat ng marami. Kay Agustin North, kay Ma'am Marites Guevara, natuwang-tuwa din ako sa mga emoji. Sobra, 100% ang emojis ni Ma'am Marites. Thank you so much. Kay Jordan Gabiaso, thank you so much din. Lin Shin. Mahirap na sa pronunciation to. Lin Shin, sorry. Basta yun. Alam mo na kung sino ka man. Tapos si Jill Berry Mix, thank you na laging nakaabang sa ating mga kwento, mapa community tab man, premiere o upload, kahit mahuli nandyan. Si Ann, thank you so much. Kay Ma'am Ivory D, thank you so much. Alam mo ma'am, ikaw talaga yung nag-push sa akin na ituloy talaga yung Universities After Dark. Nung nag-comment ka dun sa Universities After Dark na pinakauna yung sa UST, yun talaga ma'am yung sabi ko, sige, ituloy natin tong series na to. Thank you so much ma'am. Kay Wilbert Godinez, thank you. Diane De La Peña, natuwang-tuwa din ako dito kasi parang
nung nag-comment siya dun sa post sa community tab, parang ang kinoment niya ay yung intro nung video. Nakakatawa. Thank you. Kay Rana May Babalyo, thank you. Dave Jamerson, thank you. Angela Solo. Tama ba? Angela Solo? Oh, tama. Angela Solo. Christian Alvarez, thank you so much for some very inspiring comments na pinopost mo. And kahit alam mo yon mabagal lang usad, okay lang. Basta may mga tao pa rin nakikinig, hindi ba? Salamat ng marami sa comment mo na yon. And sino ang ating susunod? Si Boss Jose Villa, thank you so much. Kay Aris Girl Perez, thank you. Sino pa ba? Japs De La Cruz, maraming salamat din sa'yo. Eliseo Saavedra, na lagi din nag-aabang. Cynthia, rather not say. Oh, gustong-gusto kong sabihin yan. Rather not say. Rather not say, no? Kay Boss RC Enriquez, na ating silent listener din as of now, salamat po. Kay Leonard Llobrera, thank you, na lagi ding nakasupport. As in, support talaga. Thank you. Mon Fernandez, salamat din sa community tab yan, mga sila nagko-comment. Jennifer Ramos, thank you. And Angelo Cadena and Angelo Cadena and his sister na nakikinig din sa atin. Si Ma'am Chin Gutierrez, hello. Lonely Angel, thank you. Kay Tameme nga pala, I almost forgot. Thank you so much ta. Arnold Faustino, salamat po kasi nagtanong ako last time nung about sa motor kasi gusto ko din bumili ng motor kasi sobrang hirap ngayon dahil walang quarantine ta, walang masakyan, so I decided to buy. Maraming salamat kay Boss Arnold Faustino for answering the question. Thank you. Ghost Teller, hindi ko alam kung may channel siya, pero but if he does have a channel, mag-subscribe kayo. Audrey Gacha Live, thank you so much. Aidan Enerlan, thank you. Sino ba? Nell Jason Pahunang, thank you so much. Thank you. Imelda Reyes from KSA, wow. Thank you din po. Sino pa ba? Sexy Dark Angel, di ba? Sexy na Dark Angel pa. Sige. Ina Raymundo, Ma'am Ina Raymundo, thank you. Sandy Ingente, thank you then so much. At ang nagkwento ng more kwento na lang po, kaya daily uploads tayo, si Trip ko lang. Thank you so much sa pag-inspire. Si Trip ko lang. Tapos si SHAB, I'm not sure kung paano ko ito bibigkasin, pero SHAB. Sorry, sobrang haba na ng video na to kasi ang dami ko isa-shoutout. Raph Harry, sino pa ba? Si Justin Coronel, thank you so much for always being there to support the channel, not only the channel but also me. Thank you so much kay Ma'am Karen Brescia, kay Mark Delgado na nag-comment ng Mulawin. Sobrang tawan-tawa rin ako doon sa story na kinari. Thank you so much. Tapos sino pa ba? God, sorry, marami ata ako makakalimutan. John Raniel Zacate, thank you. Hubert Nocon, thank you din so much. Paolo Francisco and yung kapartner niya na si Mary Rose sa premiere, nagkatagpo sa episode 5 ng Botcha. Thank you so much for always bringing life to the premiere every night. Thank you so much sa inyo. Kay Vernali Lim, sino pa ba? Kay Joan Castillon, thank you so much for always supporting din yung mga posts natin sa Facebook. And sino pa? Carlo Magno Guadalupe, thank you. Ang haba nito. Belinda Alcantara, thank you so much for subscribing dahil sa Botcha. Salamat talaga. Topher Ying, thank you din. Kay Ma'am Carol Gavillo, thank you so much. I know na medyo talagang pang Gabriela yung mga comment natin, pero maraming salamat for defending the channel for intruders from coronavirus. From intruders, maraming salamat po. Eliseo, yes, nasabi ko na din to kanina. John Cedric Tablado, thank you. SK Lindot, thank you din so much. And sino pa ba? Pedro Tampos. Si Sir Gago Tanga ata yung dati, hindi ko na maano. Pero yun yung pangalan niya, sorry. Excuse me for the term, pero yun yung pangalan niya, sorry.
si Dark Lord, Wicked Creepy Panda. I don't know if they have channels, but thank you. Janet Vega, thank you din. Hot Chick Bell, na nag-aabang din sa ating Bocha series. Thank you. And, sino pa ba? Siegfried. Sorry. Siegfried. And, Lori Villaruel, thank you. Ang ating isa sa mga new subscribers. Wow, thank you so much. Francisco Aidos Eslava Jr. Oh, nagustong-gusto rin ang Bocha natin. Oh my God, thank you so much. Sino pa ba? Gerald Sunga. Sorry kung nainip ka sa ating kwento, pero that's what it is. Hindi, joke. Pero may katuloy po yun. Si Cherry Ann Castillo. Yes, Cherry Ann. Hello. Tapos, Ipuda Saranghe. Sorry. At na-late daw siya. So, okay lang. Basta okay lang malate. Basta pupunta. Go na yon. Tapos, Milona Santiago. Thank you. Leia Sablon, thank you. Teresita Aguilar, thank you so much. Pinky Shok Jin, thank you. Sino pa? Jackie G, sorry, thank you so much. Tsaka si Alcader Akang, so thank you din. At sabi niya sa akin, lalaki ka. Eh, wala naman ako magagawa sa boses ko, sir. Kung meron kang pampa-opera dyan, edeli ka na pang gamot. Si Abigail Loha, thank you. At, ayun, feeling ko nasabi ko naman. Oh, Lily Santiago, thank you din. Tapos, Joselito Cristobal, thank you. Tapos, Taurinian Angel, opak, mythical creature, Taurinian Angel, thank you. And, yun, pasensya na kung hindi ko nabanggit lahat sa napakahabang video na ito. Pasensya na kayo kung hindi ko nabanggit lahat, pero ayun nga, maraming salamat pa rin sa inyong lahat at sana lumago tayo ng sabay-sabay. Salamat po. And before ko i-end to, gusto ko lang na mag-thank you din sa ating mga co-narrators na tumutulong din sa atin kahit papano, kay Ma'am Tin ng Kwento PH, kay Boss Drin ng Drinworks Original Stories, kay Incognito Stories, kay The 3AM Encounters, Lagim Media Files sa mga kwento ni Telmo, magandang hating gabi, tapos Kilabot Horror Stories, Kilabot Stories, maraming salamat, kay Ma'am Nick of Kwentong Nakakakilabot, kay Ma'am Nikki, kay of Episode Nikki, si Creepy Mac Pancit, Pinoy Creepy Pasta, Hilakbot, at maraming pang iba, maraming salamat sa inyong lahat, kay Aries, what's the name? Let me check ha, para hindi ako magkamali-mali dito sa mga pinagsasasabi ko dahil, ano to, parang radio station. Oh, gusto nyo yun? Radio station. Oh, sige. Tapos, wait, let me just find the name. Oh, by the way, kay Caleb pa pala of Horror Vault PH. If you haven't subscribed to him yet, go and subscribe to him. And, let me check kung nandito ba yung, ano. Last na yun. Oh, last na siya. Oh, but ulitin ko ha, sila Gen Media Files ha, mag-subscribe din kayo sa kanila because they're also great narrators na talagang nagpapaangat sa quality ng ating community. Hindi lang tayo basta upload. Siyempre, magtutulungan din naman tayo, hindi ba? Kaya ayun. Yung isa pa last na gusto kong i-shout out ay si Eris Crib Horror Tales. There you go. Haba ng pangalan mo. Ayan, Eris Crib Horror Tales. Mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Bagong narrator din to at panigurado akong mamamayagpag in the future. So yun lamang po. Maraming. Oh, by the way, sila Boss Baron pa pala. Sorry, nakalimutan ko si Boss P. Si Boss Baron. So ayun, maraming salamat po sa lahat sa loob ng isang taon nating pagsasama. Hindi ko inakala na mag-iisang taon ako dito sa Scream PH at sa YouTube na nagbibigay ligaya, takot, at kung ano-ano pang emosyon.
So ayun. Oh, by the way, pasalamatan din pala natin ang mga naging writers sa nung mga nakaraang araw, si Six at saka si Ma'am Six at saka si Draven. Maraming salamat sa inyo. And yun na nga, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Actually, hindi ko alam kung paano kayo papasalamatan ng sobra dahil sa experience na binigay niyo sa akin. Pero yun, thank you so much. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa ating susunod na kwentuhan. Yay! Gusto niyo yun? Ano po? Ay, sige po, salamat ng marami. Good night!